Hi guys, this is Doc Don Jose Negosyante and welcome to my channel. So guys, this is my first dinner out guys after the lockdown. So alam ko guys, pag diabetic talaga, yung unang-unang reaction talaga ng isang pasyente is talagang nadidepress. Lalong-lalo na po kung ngayon lang niya nalaman na may diabetes pala siya. At ang pinakauna talagang itatanong po ng pasyenteng may diabetes or na-diagnose po ng diabetes, Dok, ano po ba ang bawal na pagkain na sa akin? Yun talaga ang usual talaga tinatanong. Ano ba ang bawal na pagkain sa diabetes? Tapos yung iba pa po guys, magsasabi po sa akin, Dok, hindi na ba pwede ako maka-soft drinks? Dok, hindi na ba ako pwede makakain ng ice cream? Yan po ang kadalasan talagang itatanong po ng mga pasyente. Yung mga masasarap po na pagkain talagang tinatanong talaga nila. O yung mga paborito talaga na pagkain tinatanong nila kung pwede ba. So ngayon po guys, tatalakayin po natin kung ano ba ang bawal na pagkain sa diabetes. Sa totoo lang po guys, wala pong bawal na pagkain sa diabetes. So, I repeat, wala pong bawal na pagkain po sa diabetes. Lahat pwedeng-pwede pong kainin. Pero, control. The key for diabetes management guys is control. Iko-control po natin yung mga kinakain po natin. Kasi most commonly guys, tataas po yung blood sugar po natin dahil po excess yung blood sugar level sa ating katawan. Diba sa aking paunang vlog po, sinasabi ko po in excess of blood sugar. Yung sugar na kukuha po natin sa ating mga kinakain na pagkain na yung po yung mga sources of energy po natin na sobraan po ang ating pagkain po ng pagkain po natin. Lalong-lalo na po yung mga go foods po na sinasabi ko nung una ko pong vlog. So ngayon po guys, walang bawal na pagkain sa diabetes, pero control lang po natin ang ating mga kinakain po. Yan po, walang bawal guys ha, kasi ang diabetes, wala naman talagang lunas. Sinasabi ko po sa aking pangunahing vlog po na there's no cure for diabetes, but we can manage to control our blood sugar level and we can still live a normal life. Yan po ang sinasabi ko po sa aking last vlog. So I hope po malinaw po sa inyo na wala pong bawal na pagkain sa diabetes. So lahat pwede pong kainin. Yan po. At alam niyo po ba guys, ano po ba yung reaction ng pasyente ko pag sinasabi ko po na walang bawal na pagkain? Talagang natutuwa talaga sila kasi yung mga paborito po nilang pagkain, pwede na nilang makain. Kasi mahirap naman talaga guys pag pinabawalan ka or daming bawal sa'yo. Yung tendency po niyan guys, pag pinabawalan mo po yung pasyente or yung tao, talagang nagtatago yan ng pagkain sa ilalim po ng kanilang kama, sa ilalim ng unan, sa aparador. Tapos hindi mo talaga makontrol na yung sugar kasi nagtatago sila ng pagkain. Kaya po, yan po sinasabi ko sa aking mga pasyente, wala pong bawal na pagkain para po transparent po lahat at alam nila na dapat i-control lang nila ang kanilang pagkain sa kanilang mga paborito na pagkain. Yan, so malinaw na malinaw po guys na wala po talagang bawal na pagkain sa diabetes. So, ang key lang talaga natin guys, ang importante lang talaga natin isipin o ilagay sa ating ulo talaga na control. Dapat may control po tayo sa ating mga kinakain. Paano po ba mag-control? Yan po ang pinakamahirap na tanong at pinakamahirap po na gawin. Paano po ba mag-control? So dapat lang sa control po natin, dapat meron po tayong notebook at ball pen. At saka yung glucometer po. So, tatlo lang po paano po natin i-control yung sugar po natin. Tatlo lang po yung kailangan natin. Notebook, ball pen, at saka glucometer.
Yan lang po ang ating kailangan. Bakit po ba kailangan po natin ng notebook at saka ballpen? Kasi mas maganda kung nakasulat po lahat ng mga kinakain mo at yung sugar level mo, kasi magmo-monitor po tayo ng ating blood sugar. So dapat talaga may self blood glucose monitoring talaga tayo or self blood sugar monitoring. Para naman po makikita po natin kung ano po yung sugar level natin sa ating mga kinakain po. Ayan. Tapos, Dok, paano po ba mag-monitor ng blood sugar? Ilang beses ba? Kasi isa din po isa sa mga tanong talaga ng aking mga pasyente. Actually, sa totoo lang, maganda talaga kung after meals ka talaga magkukuha po ng sugar. Pero yung problema talaga is, Dok, mahal kasi yung glucose strip. Yes po, mahal po ang glucose strip talaga. So, kaya po, yung sinasabi ko po sa pasyente ko, para at least makatipid naman po, at least twice a day ko po sila pinamomonitor. O yung iba, kung well-controlled na talaga at saka may data na po sa kanilang notebook, pwede lang po once a day ko pinapamonitor, pero, dapat, hindi po sa isang kuhaan lang po. So, dapat, round the clock po yung pag-style po. So, ngayong araw na to, mag-monitor sila pagkagising sa umaga, tapos the next day naman po, 2 hours after kain. So, paano po ba mag-monitor ng sugar? So, dalawa po yung ating imo-monitor. Yung tinatawag po nating fasting blood sugar at saka yung postprandial blood sugar po natin. Ano po ba itong fasting blood sugar? Ang fasting blood sugar, yun po yung pagkagising mo sa umaga. Yung unang-unang pagising mo talaga sa umaga na wala pa pong laman ang tiyan, dapat i-check mo yung sugar. So, yun po ang tinatawag na fasting blood sugar. Tapos, yung postprandial naman, yan po ang 2 hours, 2 oras after sa last meal mo. For example, nag-breakfast ako 6 in the morning. So, by 8 a.m., alas 8 ng umaga, che-check ko yung sugar ko. Yan po ang postprandial po. That's 2 hours postprandial blood sugar po. Dapat i-monitor din po natin yan. So, yun po ang dalawa po na gusto ko talagang i-monitor sa pasyente ko. Para at least makikita po natin kung ano po yung blood sugar level po nila. Kung controlled ba or hindi. So, next po guys. Dok, ano po ba ang normal values ng blood sugar po? Pag fasting po, ang normal value ng fasting blood sugar, pagkagising natin sa umaga na wala pang laman ng tiyan natin, is 100 milligrams per deciliter or 5.6 millimol per liter. Depende po yan sa glucometer po ninyo guys kung ano po yung unit na ginagamit. Sa akin naman po dito, yung ginagamit po namin is milligrams per deciliter po. Yung iba, yung glucometer nila, yung iba pong glucometer, yung units po nila is millimol per liter. Pero pwede naman natin yan i-adjust para is uniform milligrams per DL. Usually kasi yung ginagamit ko sa clinic, yung milligrams per DL kasi yung ginagamit ko. Yung 2 hours postprandial naman is 140 milligrams per DL or 7.8 millimol per liter. Yan po ang normal values po. So, repeat ko po guys, ang fasting po, ang normal values is 100 milligrams per DL or 5.6 millimol per liter. Ang 2 hours postprandial naman is 140 milligrams per DL or 7.8 millimol per liter. Yan po ang ating pagmomonitor. So, next po, yung notebook. Ano bang gamit sa notebook po natin? Yung gamit po ng notebook po natin, guys, yung gusto ko sa pasyente ko, lalagyan po nila ng date, time, yung blood sugar, tapos yung mga pagkain na kinakain po nila before po sila nag-check po sa kanilang sugar. At saka, dapat sa gilid may remarks po. Kasi stress is also one of the factor that would try to increase your blood sugar level. Kung may problema ka, malungkot ka, may sakit ka. So, dapat nakasulat po yan sa gilid para at least naman sa pagmomonitor, sa pag-follow up, check up naman po, makikita nila na, or makikita po ng doctor po na, ay, kaya pala tumaas yung sugar kasi hindi ka pala happy, nalungkot ka pala. Ano ba, may problema ba sa pamilya? Ganun.
at least naman po ma-advise na naman po yung pasyente. At saka hindi naman po babalik yung pasyente, "Doc, control naman yung sugar ko, bakit naman tumaas bigla?" At least po makikita po nila na yung stress, yung emotions nila is also included sa pagtaas po sa kanilang blood sugar level. Yan. At saka gusto ko masulat po lahat ng mga pagkain na kinakain nila before sila nag-check po ng kanilang sugar para ma-compare po nila kung masobra yung kain po nila, talagang tataas yung blood sugar level nila. Pero pag konti yung kinakain nila, syempre bababa yung blood sugar level. And it's very effective po guys sa aking mga pasyente na once I try to look at their notebook, talagang masasabi talaga nila, "Doc, ngayon po Doc, alam ko na po Doc kung marami po yung kinakain ko, yung tatlo po yung ulam ko Doc, talagang taas na taas ang sugar ko. Pero pag dalawa or isa lang po yung ulam ko, bababa po yung blood sugar level ko." So your patient now or yung mga pasyente po natin, alam po nila paano po i-control ang kanilang blood sugar level. Yan po guys, yan po ang aking tip po sa mga pasyente na diabetic. Wala po talagang bawal na pagkain sa diabetes kasi nakaka-stress din po kasi yan pag pinagbawalan mo talaga ang pasyente kung ano po ang gusto nilang kakainin. Ang importante guys is control lang talaga. Dapat may self-control po tayo and syempre po, yung self blood glucose monitoring po para properly control po ang ating blood sugar level and we can stay healthy and live a normal life. So this is Don Jose Negosyante. I hope guys na enjoy po kayo sa aking vlog po ngayon at sana po meron po kayong natutunan po ng mga tips sa akin paano i-control yung blood sugar level at wala pong bawal na pagkain po sa mga pasyenteng may diabetes. Bye-bye! See you on my next vlog!